Please subscribe to Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button. Nasa linya po ng aming telepono si Director Derek Carrion ng Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang umaga po, Director Carrion, sir. Yes, sir. Magandang umaga po sa ngalan ni Director General Wilkins M. Villanueva. Opo. Sir, I'm sure nabasa ho ninyo. I'm sure ho meron na ho kayong idea nito. Pero June 16 po, pero kahapon lang ho na ilabas ng Korte Suprema sa botong 11-3, ay sabi po ng Korte Suprema, ipinagbabawal na ang warrantless police searches at seizure of illegal drugs sa mga sasakyan base lamang sa information or tip ng ilang mga tao pero wala naman talagang sapat na ebidensya. Ano po ang opinion nyo rito, Director Carrion, sir? Yes, sir. Well, of course, ang kataas-taasang hukuman, sir, bilang itinatawag nating final arbiter of all legal questions sa ating bansa ay may karapatan po mag-issue ng ganyang ruling dahil nga, sir, sila po ang nagdidesisyon regarding sa mga legalidad po ng mga bagay-bagay. At tayo bilang isang law enforcement agency, sir, ay duty-bound na igalang po ang kanilang desisyon. Of course, malamang sir, ito ay nag-consult sa mga insidente where kine-question yung regularity o yung legality na mga nakukuhang items sa mga ganong pagkakataon. Hindi po kaya ito, sir, will you consider this as a setback sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, Director Carrion? Well, sa palagay po namin, without meaning to question the decision of the honorable the highest court in the land, ang mga projects kasi naman natin, sir, ay intelligence-based and focused. So, sa tingin po natin, sir, hindi naman po magkakaroon ng implication ito sa ating operations kung provided na talagang well-planned po yung anti-drug operation, sir. Paano, sir, kung mga buy-bus? Okay, kasi ilang beses na po ako nakasama sa PIDEA ng mga buy-bus operation, di ba? Yung ahente ninyo, bibili, magte-test buy, positive, yes, tapos sasabihin na suspect, yes, nandyan sa trunk ng kotse ko yung bulto. Pakibuksan nga. Paano ho yan, sir? Kung nasa buy-bus, allowed ho ba yan, Director Carrion? Yes, sir. Meron naman po kasi sa operation yung tinatawag na search following a lawful arrest or following the conduct of a lawful arrest. So, ibang bagay naman po yan, sir, lalo na kung material. At saka kung ongoing siguro yung operation, sir, ano? I mean, sabihin na tuloy-tuloy yung operasyon, kagaya niyan, buy-bus, yeah, and then nasa likod ng trunk niya yung bulto ng sasakyan, yeah, di ho ba? Opo. Palagay ko, sir, papasok niya sa tinatawag na search incidental to a lawful arrest. Of course, hindi ako abogado, sir, pero opo, sa practice po namin sa law enforcement, valid naman po ito kasi katulad yan, yung mismong yung suspect na nagsasabi, mm-hmm, na yung rest of the items are inside this vehicle. And so kung with his consent naman po, mm-hmm, ma-search yung sasakyan right there in his presence and with the other witnesses, mm-hmm, na alam niyo naman po, katulad yan, di ba, sir, ilang beses na kayo rin, yes, yes, na okay, nakakasama namin kayo sa operation. So inaanyayahan po namin ang kagawad ng media, ang isang nakakawani ng DOJ, or yun nga po, elected official na nandoon po during the inventory. Palagay ko naman, sir, hindi makukwestiyon yung regularidad ng operation. Anyway, actually, Director Carrion, ilang beses na ho kami nakasama sa operation sa dyan, tsaka media, yes, wala pa kaming, yes, naririnig na nagplanting ng ebidensya ang PIDEA. Never have I heard, ang ilang mga kasama ko sa media, na nagplanting ng mga droga ang PIDEA. Talagang based solely doon sa information nila sa intelligence gathering, intelligence report, o sa mga buy-bus operation sa mga bahay, nagpa-positive, yes, naman, Director Carrion. So, yes, I don't know kung this applies. Sa bagay, ito yata, this applies to all law enforcement agencies when it comes to drug operations, Director Carrion. Yes, definitely, sir. The ruling of the highest court, the Supreme Court, will apply. It will be binding to all law enforcement agencies during the conduct of anti-drug operations. Pero very specific naman ang sinabi nilang activity, sir, kasi it is about stopping a vehicle
and conducting a search without the benefit of a search warrant. Eh, ibang kwento naman, sir, kapag talagang subject, kasi sir, a BIVAST operation is a planned anti-drug operation. Kumbaga, sir, nagkaroon ng intelligence build-up po yan, at kasunod po nun ay isinagawa natin yung pagbibili ng droga sa isang subject, at nagkaroon ng exchange ng whatever amount in consideration or in exchange for a certain quantity of dangerous drugs. So, kumbaga, sir, pag na-consummate na yung BIVAST, at na yun nga po, there is an indication na mayroon pang ibang items na nakatago dun sa immediate vicinity, like for instance, yung kotse, ginamit niya naman po yung kotse upang makipagtakbo sa ating mga operatiba. Sa palagay po namin ay wala namang nagbabawal sa ating operatiba na tingnan din yung loob ng sasakyan. Kasi ho, yata ay binase po ng kataas-taasang hukuman ang desisyon na ito matapos pong ma-acquit at inatasan ang korte, mababang korte, na pakawalan itong isang Jerry Sapla na naaresto ng mga pulis sa noong January 2014 sa Tabuk City, Kalinga, in yes, possession of 4 bricks of marijuana dahil may information daw itinuro ng isang asset nila na sabi yan si Jerry, diyan sa sasakyan niya mayroong laman na apat na bricks na marijuana. So, nasayang po yung operation, eh, napakawalan lang yung suspect, Director Carillo. Parang kwalito, sir, siguro. Parang naging, we are not sure about the merits of the case, sir, but most likely it might have been a stop and frisk or a stop and search operation. Pero depende pa rin yan, sir, sa merits nga ng kaso. Paano kung checkpoint naman at valid din yung checkpoint? Siguro nasa pagkakalatag na lang, sir, ng affidavit of arrest yan. Itong mga operatiba. Director Carillo, wala po bang plano ang inyong mga lawyers po na maaring mag-file ng motion na ikanga sa korte or further ikang information, yung mga sinasabi nyo, paano kung checkpoint nga nadaan sa checkpoint, at tapos nasa order of battle ninyo yung driver ngayon, at may informant na sabi, ako pong kasama niya, Sir Carillon, na nag-impake, nilagay ko sa trunk ng kotse niya kaninang madaling araw at napadaan sa checkpoint. So, how is that, di ho ba? Yun na nga, sir. Palagay ko po, anyway. Pwede ba ninyong, through your legal department, will ask the Supreme Court again for a motion or a reconsideration or an further explanation regarding this matter, Director Carillon? Yes, sir. Gaya po na nabanggit ko, sir, hindi po tayo abogado. Ngunit palagay ko, meron pong paraan upang ang ating legal and prosecution service ay makapag-raise po siguro ng humingi ng guidance. Further guidance in regard to certain cases where talagang valid po yung or there is probable cause to conduct such a kind of stop and search. But again, subject to the three provisions of law, at upang ma-ensure din po na walang nalalabag na karapatan ng ating mga kababayan. Yun din po ang sinasabi ng such operation. Yun din po kasi ang sinasabi ng Supreme Court na baka malabag naman yung human rights ng isang individual na at ang takot ng kataas-taasang hukuman, baka maabuso ito and magamit lang na magamit ng ilang mga tiwaling mga operatiba para kumita, magplanting na magplanting ebidensya. Yun din ang dahilan ng Supreme Court, Director Carillon. Sa palagay po natin, sir, yes, there is indeed wisdom in the decision of the Supreme Court reversing yung mga dating ruling. Kasi sir, actually, sir, nabasa ko po yan batay sa isang mensahe na ipinadala rin sa atin ng isang dating batikang alagad ng batas na ngayon po ay kagalang-galang na nahukom. Si retired police inspector Jimmy Santiago, siya sir, nagpadala kanina umaga ng gist ng Supreme Court ruling sa atin. Eh, nagkakaroon po kaibigan natin si Honorable Judge Jimmy Santiago. So sabi ko nga, Your Honor, thank you for the advance copy. Kasi ako, sir, di ko pa nabasa yung buong ruling, pero in-explain niya po yung buod ng ruling. At malaking bagay nga ito, sir, bilang sa mga alagad ng batas upang mag-guide tayo accordingly na mag-ingat po sa ating pagpapatupad ng batas. But then again, sir, I guess tama kayo. Palagay ko po, hindi ko po, sir, hindi ko pa nakakausap, sir, si Director General Wilkins Villanueva, but I think he will probably direct our legal and prosecution service na pag-aralan po ito ng mabuti at humingi ng further guidance po sa kataas-taas ng hukuman. Sakto naman, sir, kasi bukas
panauhin po natin si Court Administrator Justice Maydas Marquez mm-hmm. sa pagsunog po natin ng mahigit 13 bilyong halaga ng illegal na droga mm-hmm. sa Tres Martires City bukas, sir. So, I think this will be one of the talking points tomorrow, sir. Alright. Director Derek Carrion, Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga. Stay healthy. Stay safe, Director, sir. Sir Erwin Idol, mabuhay po kayo, sir. And on behalf of Director General Wilkins Villanueva, God bless po sa inyo. And we will see you soon, sir. We Thank will you see po. You soon. Thank you po. Thank you.